Kaalaman tungkol sa luya-luyahan bilang halamang gamot. Ang luya-luyahan tulad ng karaniwang luya ay isang maliit lang na halaman na may malalambot na sanga at ugat na maaaring anihin at ibang sahog sa mga lutuin. Ang dahon ay pahaba at ang bulaklak ay tumutubo ng kumpul-kumpul sa tuktok. Madali itong makitang nakatanim sa maraming lugar sa Pilipinas, particular na sa mababang lugar. Ngayon ay atin ang malamin kung ano mga sustansya at kemikal na maaaring makuha sa luya-luyahan. Ang iba't ibang bahagi ng luya-luyahan ay maaaring makuha ng ilang uri ng kemikal at sustansya na maaaring may benepisyo sa kalusugan. Taglay ng halaman ng terpenoids, alkaloids, saponins, flavonoids, glycosides, carbohydrates, phenolics, tannins at pitosterol. Ang langis na makukuha din sa halaman ay mayroong gum, starch at ricin. Ngayon ay atin ang malamin kung anong bahagi ng halaman ang ginagamit bilang gamot at paano ginagamit ang mga ito. Pero bago po tayo mag-umpisa, huwag po muna kakalimutang mag-like at subscribe. Pakiclick na rin po ang notification bell para po updated pa kayo sa lahat ng video na atin pang i-upload. Maaaring gamitin bilang gamot ang ilang bahagi ng halaman tulad ng ugat. Sapagkat ang ugat po ng luya-luyahan ay karaniwang kinakatasan o pinakukuluan upang magamit sa panggagamot. Minsan naman po ay pinapatuyo muna ang ugat bago ilaga at ipainom sa may sakit. Ngayon ay atin naman pong alamin kung ano mga sakit na maaaring magamot ng luya-luyahan. Unang-una na po dyan ang dermatitis. Ang karamdaman sa balat na dermatitis ay maaaring masolusyonan sa tulong ng pagpahid ng katas ng luya-luyahan sa apektadong bahagi ng balat. Pangalawa ay ang pananakit ng sigmura. Ang hiniwang ugat ng luya-luyahan ay dapat ipantapal sa tiyan na nakakaranas ng pananakit. Pangatlo ay para sa sugat. Upang matulungan ang mabilis na paghilom ng sugat, pinapahiran ng abo ng sinunog na ugat ng luya-luyahan sa apektadong bahagi ng katawan. Pang-apat ay para sa rayuma. Mabisa rin para sa pananakit ng rayuma ang pagpahid ng katas ng ugat sa nananakit na bahagi ng katawan. Ang panglima naman po ay pilay. Ipanantatapal naman ang dinikdik na ugat ng luya-luyahan sa bahagi ng katawan na namamaga dahil sa naipit na ugat. Ang pang-anim ay para po sa kabag. Sinasabi naman kasi na mabisang pangalis sa kabag ang pag-inom sa pinaglagaan ng ugat ng luya-luyahan. Ang pambito ay para sa pagtatae. Maaari ding gamitin bilang panlunas sa pagtatae na nararanasan ang pag-inom sa pinaglagaan ng ugat. Disclaimer po, ang mga halamang gamot ay maaaring makatulong sa iba't ibang mga karamdaman. Subalit marami po dito ay wala pang sapat na pag-aaral at wala pang kasiguraduhan. Hindi makapagbibigay ng katiyakan na ang mga ito ay epektibo sapagkat ang epekto po ng mga halamang gamot ay maaaring gumana sa ilan. Ngunit sa iba naman po ay maaaring hindi naman gumana. Kaya ng ibang gamot, mahalaga pong isangguni pa rin ang pag-inom ng mga halamang gamot sa inyong mga doktor.